Hindi lang niya inisip ang kanyang pamilya, kasi kung pamilya lang niya, bakit siya gagawa pa ng napakalaki? Pero dahil ang iniisip niya ay pangkalahatan, kaya gumawa siya ng mas malaking barko. So the fall caused God to lose His family, which is the foundation of the kingdom of heaven. Kaya ngayon, kaya ito ngayon, ang sinasabi po natin, pag sinasabi po natin kaligtasan, hindi lang natin isipin yung ating sariling kaligtasan. Dapat magkasama palagi tayo. Okay? Kung saan man pupunta si Mrs., dapat sama ka rin. Kung saan pupunta si Mr., sama ka rin. Dapat sama-sama tayo. Hindi lang punta si Mr. dito, punta naman si Mrs. doon, paano na lang? Kung pupunta isa sa impyerno, ikaw pupunta ng heaven? Wala. Dapat kita-kita pa rin tayo. Adyo? Kita-kita pa rin tayo doon sa heaven. Dapat ganun ang, dapat yun ang nagiging tingin po natin. So, family is the basic structure of the kingdom of heaven. So, ang struktura ng kingdom of heaven is pamilya. Kaya nga, binibigyan po natin ang halaga po ngayon ang pamilya po natin. Hindi lang po natin iniisip ang sariling kapakanan. Tapos na po tayo sa tinatawag na individual salvation. Ang isipin po natin ngayon ang kaligtasan ng pangkalahatan. Because kingdom of heaven is based on the perfection of four-position foundation. Ito ay base sa pagkakaisa ng mag-asawa, sentro sa Diyos, para mabuo nila ang isang mapayapa o isang huwaran na pamilya. Kaya ito yung foundation o ito ang structure ng kingdom of heaven. So kingdom of heaven is based on the perfection of the four great realms of heart. Kaya dito nakapaloob yung tinatawag nating pagmamahalan ng mag-asawa, pagmamahalan ng mga anak sa magulang, pagmamahalan ng mga magkakapatid sa isa't isa, at magmamahalan din ng mag-asawa din. Okay? Kaya yun po ang struktura ng kingdom of heaven. So, Messiah comes to realize ideal family. Kaya yun po ang mission ng Messiah para magkaroon ng family. Kaya kung sabi ko nga, kung hindi sana namatay si Jesus, ang susunod na mission din niya ay dapat magkaroon din siya ng family. Pero hindi siya nabigyan ng pagkakataon, kaya yun po ang kanyang ihinabilin kay Father Moon na ituloy niya ang mission na to para itaguyod ang pamilya. Kaya yun ngayon ang pinanindigan ni Father Moon hanggang sa ngayon, yun ang kanyang pinalago at pinarami, at ngayon ay pinakalat na niya ang blessing sa buong mundo. Adyo? Kaya masasabi po natin na successful si Father Moon, na kahit na siya ay nandun na sa spiritual world, pero nagampanan niya ang kanyang mission as tribal Messiah. So we should dwell in heaven as a family. Kaya dapat sama-sama po tayo na bilang isang pamilya. Adyo? Dapat sabay-sabay po tayo, sama-sama po tayo. Kaya sabi po ni Father, the Unification Church, viewpoint of salvation is not for husband to go to heaven while his wife goes to hell. Both have to go to the kingdom of heaven together. It is not for us to enjoy heaven while our father and mother languish in hell. We should dwell in the kingdom of heaven with our sons and daughters and parents together. So, hindi po yun kagustuhan ng Diyos. No? Ang viewpoint ng unification na ang isang asawa o yung lalaki ay pupunta ng langit o ang babae ay pupunta ng hell. Dapat sama-sama po yun. Okay? It is not for us to enjoy heaven while our father and mother languish in hell. We should all be together in what we call kingdom of heaven. Kaya, yan po, bakit po tinawag ang ating organisasyon, ang ating samahan, Family Federation for World Peace. No? Pamilya, ito po ay federasyon ng pamilya para sa kapayapaan ng mundo at ganun din sa pagkakaisa. Kaya yun po, bakit tinawag pong Family Federation for World Peace and Unification? Para magkaroon po ng kapayapaan sa family, para magkaroon ng kapayapaan sa mundo at pagkakaisa. No? Sa title pala ng ating organization. So when you receive the blessing, you must join the Family Federation of World Peace and Unification and take responsibility as tribal Messiah. Kaya ngayon, dahil tayo ay na-bless na, ang mission natin ngayon ay magiging tribal Messiah. Okay? Kaya po natin ba yan? Kaya ba natin? So yun, madali lang naman. Paano gagawin po natin? Hikayatin din po natin yung iba din na mablessan din. Yan. Yun lang naman ang mission natin. Yung lahat ng mga kasama po natin sa buhay. At least man lang, may 430 couples tayo. Bawat isa sa atin. No, na magagawa po natin. So expanding the realm of the blessing. Blessing is the means, not a goal. No? Ito ay paraan, hindi ito goal po natin.
We don't stop from blessing. Blessed families needs to save the Cain realm. We cannot enter the Cain kingdom of heaven without Cain. So hindi lang tayo. Dapat kasama po natin lahat yan. Sama-sama. Parang all for one, one for all. Okay? So yan po ang kingdom of heaven. So in order to fulfill the responsibility of an able family, you must restore Cain families. What do you form when able families restore Cain families? You form tribes. You must become tribal messiah. The 430 couples are tribal messiah. This means to be global. In this way, all conditions should be met. Kaya, ito ang sabi ni Mother Moon, even if you are like a clear water, what happens if water remains stagnant? Its quality will deteriorate. Therefore, it must move, it must flow towards the ocean. Kaya kahit na blessed na tayo, kahit tumanggap na tayo ng 3D ceremony, pero pag wala naman tayong ginawa, wala pa rin. Para daw tayong tubig na isang malinis nung una, pero hindi ito nagamit hanggang magiging stagnant. Hanggang ito ay magiging masama na ang amoy. Magiging masangsang na kasi ang tagal nang hindi nagamit yan. So bilang isang blessed couple, dapat iparami natin. Okay? Kailangan paramihin po natin yung ating sarili sa pamagitan ng tribal messiah. So who will stop the endless march of people to hell? Sino ba ang pipigil sa dami ng mga tao na mamatay sa impyerno? Ilan bang tao na mamatay kada araw? Ilan? Ilan po? Di ba araw-araw may mga namamatay? Sabi po araw-araw, kahit na nagsiseminar po tayo, sa apat na araw na seminar po natin, ilan ng tao namatay? Based doon sa study, sa pag-aaral, araw-araw, ang tao namamatay ay 151,600 people die each day. Can you imagine? Ngayon buong araw na to, ilan ng tao namatay na pumunta ng impyerno? 151,600. Araw-araw. Kaya sa buong taon, umaabot ng 55.3 million kada taon ang namamatay. Na walang kaalam-alam tungkol sa blessing. Na walang kaalam-alam tungkol sa true parents. Sumatiin ba natin ang mga tao na to, tuloy-tuloy ang pagdami ng tao doon sa impyerno? Hindi. Dapat mapigilan po natin. Okay? Mapigilan lang po natin pag tumatao ay madala po natin sila sa blessing. Kaya, mahal po ba natin ang Pilipinas again? Mahal ba natin ang Pilipinas? Yes. So, anong gagawin natin? Tayo dapat ang mamuno para iligtas po natin. Na hindi mapahamak, na hindi kong mapapunta ang Pilipinas kay Satanas. To be born in the Philippines is our absolute destiny. Kaya, yun po, destiny po natin. Ibig sabihin, ito ang ating gawain. Okay? Destiny po natin na tayo ay magiging Filipino, hindi naman tayo pwedeng magiging Amerikano, hindi naman tayo pwedeng magiging Hapon. So, tayo ay Filipino. Full-blooded Filipino. So therefore, ito ang mission natin. Kaya, sa pamagitan ng ating steady growth of membership through Heavenly Tribal Messiah, ito ang magiging offering po natin sa 2020. No? So, ilang taon pa bago magiging 2020? 4 na taon pa. Ang ating ginugulol, no, at least by 2020, at least ang goal natin ay ang buong Pilipinas ay may offer natin, may alay natin kay God, kay true parents. Kay ganda, sasabihin po natin, wow, 2020, pagdating sa 100th birthday ni true father, at least may alay natin ang buong Pilipinas kay God. Adyo? So yun ang goal natin ngayon. Kaya, paano po natin maano yan? So we have to, the strategy, no, ang paraan po natin, ang strategy po natin ay to increase membership, follow up through parents 8 stages course. Like for example, katulad ng yan. Saan tayo magsisimula? Kaya kung wala pa tayo, dapat simulan po natin sa 3 hanggang sa 12, hanggang 24, hanggang 36, hanggang sa umabot po tayo ng 430 couples. Hindi naman natin kayang biglain po natin. Diba? Dandahanin. So simulan po natin sa 3 muna. Hanggang mahikayat natin yung 3, magiging 12 po sila. Hanggang sa yung 12, magiging 24. Hanggang magiging 36 sila. No? Dahan-dahan. Hanggang sa magiging 72, hanggang 124. Hanggang umabot na tayo sa 360, hanggang sa 430 couples. Adyo? Kaya, hindi natin ito mabibigla, pero dahan-dahanin natin. Okay? Kaya, ang goal po natin, dahil mayroon na po tayong natapos, katulad ng mga nakatapos ng 430, so, kailang i-multiply po natin ng 12. Kaya bawat isa doon sa mga nakatapos ng 430,
dapat makakuha sila ng 12 na gagawa din ng 430. Para pagdating ng Foundation Day, lalo na sa 2020, meron na tayong 1,380 na bagong Heavenly Tribal Messiah. So, yun po yung goal po natin hanggang sa 2020. Kaya, yan po ang umabot po tayo. Ngayon, ilan na po ang inaabot po natin? Halos nandito po tayo. 130,000. Kaya next year, ang goal po natin ay 1.3 million. Okay, next year yan. Kasi tapos na tayo, meron na po tayong 130. Umabot na po tayo halos 130,000. Sabi ko nga 140. Pero ang sunod natin na goal ngayon ay abutin ng 1.3 million. Kasi sa pamagitan nito, pag umabot na po tayo ng 1.3 million, ito na ngayon ang magiging condition na maimbita po natin si True Mother. Yan. So, imbitahin natin. Kasi may condition na na pwede po nating papuntahin si True Mother dito sa Pilipinas at magkaroon po tayo ng rally to welcome True Mother doon sa grandstand sa 2017. Adyo, kaya ba natin? Kaya natin o hindi? Kaya. Diba? So, ngayon, tapos na tayo sa 2015. Nagsimula po tayo sa 35 na Tribal Messiah at natapos na tayo ito ngayon, 2016. So, pinaparami natin yan hanggang aabot po tayo sa 1.3 million na membership, no? Na ito ay nakatapos ng blessing. Ito ay Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan. Okay? Kaya sabi po sa Bible, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin, I will heal their land. So, if we are going to follow, kung tayo po ay tutugon sa Bible verse na ito, if my people will humble and call by name and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. So tayo ay papakinggan ng Panginoon para magawa po natin. Kaya God's compassionate statement is I will intervene. Siya po ay gagawa. Siya po ay tutugon sa atin kung if we will do our responsibility. God will hear our prayers. So, papakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. God will forgive our sins. Ito ay papatawarin niya ang ating kasalanan. And God will heal our land. No? Na ang kanyang, ito ay kanyang bibigyan ng solusyon. No? Na ito ay gagamutin niya kung ano mga nararamdaman po natin, kung ano mga problema po natin sa ating bansa. Yun ay ang condition dito pag tayo ay ginawa po natin ang ating responsibilidad. Kaya in other words, nakaatang po ito sa atin, yung ating responsibilidad. If, sabi po niya. So the condition for God to take action concerning the hearing of our prayer, the forgiving of our sin, and the healing of our land is found in the first word, kung ito ay if. Kung magagawa po natin yung ating responsibilidad. Okay? Kaya, determining factor of victory, magtatagumpay lang tayo pag ginawa po natin ang ating responsibilidad. Ano ang responsibilidad po natin? Ano ang responsibilidad po natin? Tribal Messiah. No? Kung ito ay ikalat po natin, ang blessing sa ating mga kinasaksakupan o sa lahat ng mga kakilala po natin. Okay? So that's why, ngayon dumadami na po tayo. Hindi na po ito mapigilan. Di ba? Parami tayo ng parami. So millions of people are coming, are appearing even from one country, thousands of tribal messiah can appear. Kaya hindi lang po dito ngayon sa Pilipinas, hindi lang po sa Japan, meron na po rin po sa Africa, ngayon sa Amerika, at ngayon, umiikot na ngayon ang blessing sa buong mundo. So with this, now is the perfect time to participate in God and True Parents' great works of restoration. Kaya ito ang tamang panahon na dapat makialam tayo, no, sumamat po tayo, at gawin po natin yung ating responsibilidad kasi ito na yung tamang panahon para magawan po natin yung mission na to, lalo na yung sabi po ni True Mother na dapat tayo ang magiging tunay na nagmamay-ari ng panahon na ito. Who practices true love in resemblance to our Creator, the Heavenly Parent. Adyo? So sana tayo ay sama-sama para magampanan po natin yung mission po natin as Tribal Messiah. Okay, kaya ba natin? Kaya ba natin? Kaya po natin. Okay? So, maraming salamat po.